Welcome guys sa Bayan Trading Channel. Bali, daily update tayo ng stocks. Opening ngayon ni Axelium. Yan, nakikita niya sa screen kung anong nangyari sa kanya. Sa mga nag-trade kanina, alam niyo na yan na bumaba siya. So, ang ganda ng opening niya sana, 5.29 ka. So, hindi tumagal sa 5.29, bumagsak agad. So, hindi siya katulad ni KPPI, nag-skyrocket ng 3 days. Itatry natin i-dissect to isa-isa, check natin isa-isa kung paano siya gumalaw at mas importante paano natin siya i-trade sa bukas kasi nagkaroon ng magandang price action sa 5 minutes. So, una, tulad ng mga paano natin tiningnan si KPP noong nakaraan kasi wala pa siyang data. So, actually simulation lang ginawa ko dito nung time na hindi pa siya nag-o-open. Kaso hindi naman nag-align doon sa gusto ko sana makita. Doon sa mga nakapanood ng video ko last time, tinignan ko to na at least 15 to 20% down ng opening. Kaso, ayun nga. Makikita nyo yun, doon sa simulation na ginawa ko, kung anong, kung paano tayo magre-react, pag nag-gap up siya ng 20%, baka pag nag-ano siya, pag nag-down siya ng 20%. So, alam naman natin kung magkano nag-open to. Axelium. So, i-dissect na natin yung chart niya. So, yun nga, after niya mag-open, ang ganda ng open niya, 5.29, tapos yung dumire-diretso na pababa. Ang lowest na inabot niya is 4.19. Okay, 4.19 ang lowest na inabot niyan. Guys, nasa na tayo? Nasa 30-minute TF tayo. Kasi wala pa naman siyang charting. Wala pa siyang history. So, yun ang pinaka, ano na inabot niya. Pinakababaan na inabot niya. After niya, nagkaroon na yun ng bounce. Nagkaroon na ng bounce ito. From 4.19, nagkaroon na ng retracement. Nga lang 5%. Hindi kasi lakas nung nakaraan na kay KPP kasi halos hindi na talaga bumaba, dire-diretso na angat. So, ang volume nito 891 million. Tingin ko ano ba to, aabot pa to ng at least 3 or 4 3 days bago humupa yung volume niya. So, sa ganitong opening, ano bang iniintay natin? First 5 minute TF. Karoon ng gap. Okay, after nito, nag-indicate ito, tapos nagkaroon ng gap. Actually, ito, sa closing ito nangyari. Sa closing na nangyari. See, kung makikita nyo, 320 to 325, pre-close na yan. So, may mga pumasok lang na slight buyers dyan actually, bago siya nagkaroon ng gap. Pero kung titinaw mo maigi ito, pag dadisek mo yung chart niya, nandito pa siya sa resistance level ng 5 minutes. So, syempre, sa ganitong chart, hindi mo siya pwedeng i-dissect ng daily kasi ano lang naman yan na unang araw pa lang. Titignan natin sa lower time frame. So, more on, scalp trading ang gagawin natin dito. Kung iti-trade nyo siya, guys, keep in mind, kung binili mo siya in the purpose of holding it for long term, so, hindi ito magiging applicable sa ano mo, sa analysis mo. Syempre, I do this analysis for day traders, for scalpers actually. I do this analysis for scalpers. Click natin yung mga key levels tulad nyan sa 5-minute chart. Okay? Yan siya tinitingnan. Ngayon, kung titingnan sa 15-minute, which is valid din naman, napakalit lang ng zoning na makikita nyo. Right? So, ang key levels natin, syempre, ito yung magiging ano natin. Ito yung magiging high natin dyan. Ito na area na to. Lang. Hindi siya ma-flat kasi yan dito. Kaya natin binababa ng 5 minutes para mas makita natin yung overall picture nung nangyari sa kay Axelium. Okay, kung makikita nyo, ay yung mga key levels na titingnan natin. So, paano ba natin siya titrade yung sakali? Titingnan natin yung area niya kung gaano siya kataas. So, yan. Hindi siya kasing taas ni KPPI last time. So, ba't ba natin siya tinitingnan, ba't tinitingnan ng plotting ko na ganyan? Kasi guys, kung makikita nyo, ang daming resistance, ang daming price structure na nangyayari. So, hindi mo siya pwedeng
i-take for granted yung mga ganyang ano, yung mga ganyang ano, mga ganyang price structure. Although nasa lower time frame siya, pero siyempre again, one day pa lang naman siya nag-o-open. So ito, negation pa to, totoo lang. Ito hindi ako personally hindi ako kumbinsido sa galaw na to. Although pwede siya mag-skyrocket, anything can happen in trading, pero hindi ako kumbinsido diyan. So try natin ibaba sa 3 minutes. Yan, kung makikita nyo naman guys, halos yung galaw ng price niya, parehong-pareho. It means, ang ibig sabihin, kung nagkaroon ng price structure dito, talagang doon na siya rin siya gumalaw sa 3 minutes. Pero ito, ito yung talaga nag-hold sa kanya sa mas lower time frame. Ito yung pinaka-week kanina. O ito yung pinaka-week ng candle. Kung makikita nyo ito, itong tatlong candle na to, ano yan, bullish. Okay? Bullish representation yan ng candlestick. Tree formation. So, pag nakakita kayo ng bullish representation ng candlestick na support level, so magandang conviction yan na mayroong retracement na mangyayari. Na mayroong pullback. So, kung halimbawa na bumagsak, tapos nakita nyo dito, siyempre yung RSI naman, tsaka ano, hindi pa ganun kalakas yan, ang hihintayin nyo, itong confirmation na ito, second confirmation. Since ginawa niya nga yan, pwede na ang point of entry nyo yan. At kung nakapasok kayo, more or less, 8% na nakuha niyo yan. So personally guys, hindi ko talaga ito tinraid. Kasi nung nakita ko pala na gaps bumaba, hindi ko na tinignan. Nag-focus ako sa ibang stocks na lang. So kaya Xcelium, ang magiging bias ko dito is, kung bibiling ko siya, dito ko siya titingnan sa area na to. So personal preference ko lang to guys. Ha? Dito ko siya titingnan. Ang gusto ko ma-hold tong, at least tong area na to. Kasi, tinitingnan ko to sa lower time frame. Okay, sa lower time frame ko lang gusto makikita. Madadisik talaga as V pattern. Okay, para sa akin to lang to guys ha. Kineshare ko lang. As V pattern. So, since umangat na yan, gusto ko makita yung retracement. So, nabanggit ko, meron akong video ng reversal pattern formation. Kasi nabanggit ko, dapat to mas malakas sa higher time frame. Kasi syempre, hindi mo na makikita si Xcelium sa higher time frame. Kasi one day pa lang. So, ganyan ko siyang gusto makita. Pag umangat, pullback, dito ko i-enter, tapos hayaan ko na lang siyang gumalaw. So, ayun lang kay Xcelium guys. Tingnan natin yung ibang stock din na gumalaw bukod sa kanya. So, magandang play to kay Xcelium, kaso hindi ganun kalaganda yung anticipation ng market. Kung ano mga previous na ano ko, na video ko kay Xcelium, panoorin nyo, in-highlight ko dun yung negative effect nung pagbabawas nila ng shares nila, ng IPO prices. So next check natin si Finn. So dahil sa daily. So yun nga, ito yung bias natin last week. So guys, yung palang video ko last week, pasensya na. Actually, hindi ako naglalagay ng timestamp talaga kasi hindi mo naman talaga ako marunong maglagay ng timestamp. So, in-edit ko 'yon sa description, i-check nyo. Makikita nyo dun sa description, nandun yung mga timestamp nilagay ko lahat. So, i-check nyo na lang dun isa-isa. Para makita nyo kung saan titingnan yung mga stocks. So, kay Finn, nagkaroon ako ng tatlong parameters. So, yun nga, failure swing low, titingnan natin. Diliwanag ko yan. Holding 200 EMA, tapos yung price action niya, malakas. So, kung nakita nyo yan, pagbaba niya rito, nagkaroon ng indecision candle. So, ano bang sinisignify sa indecision candle? Ang lakas na tulak niya pababa, bigla nag-halt, okay, nag-hold siya dito, green closing with the indecision na price action. Tapos, nasundan pa nito. Kaso, itong area na to, itong candle na to na rin, kung makapansin nyo yan guys, above siya nito. So, technically, ang opening nito is gap from this one. So, yun. Karoon siya ng magandang opening yung Monday. So, sana magtuloy-tuloy, 11% yan from this one. Sana magtuloy-tuloy hanggang dito umabot siya at least sa second level na tinitingnan natin. So, good price action pa rin kay Finn. Pero on a negative note para sa akin na more on magkakaroon ng consolidation. Okay? Baka magkakaroon ng consolidation. So, si Finn, nireview ko na lang guys. Si Finn, nireview ko na lang guys. Si Nickel. Ayan nga, ang ating drawing tools. Tingnan natin to.
Ayan, bali yung na-anticipate natin dito kay ano, kay Nickel. Ganito nga kasi ano siya, ba't ko ba tinitingnan na lang ganito kasi ano siya, potential inverse head and shoulder pattern. So you have a shoulder here, you have a head, then you're potentially forming a additional next shoulder. So ang titingnan natin dito, siyempre, fulfillment ng pattern. Kasi nga, pag nag, ano ko lang guys, add ko lang, pag nagkaroon kayo ng bias, nagkaroon kayo ng place sa isang specific stop, mag-focus lang kayo rin, nakita mo yun ng ibang areas. For example, tinitingin siya sa tulad dito, in a inverse head and shoulder pattern. Fokusan nyo lang yung, ano, yung bias nyo na yun, nakikitingin ng ibang klaseng trade idea, kasi magugulo lang eh. At least, pag nanigit yung tinitingin nyo na yan, tsaka nakihaharap na pa rin bagong trade idea. Kadalasan nakikita ko na-observe ko sa mga nag-PPM din sa atin. Meron silang trade idea naninegate, tapos nag-iiba yung ano nila. Yun lang yung basa ko, naninegate yung idea nila. Tumitingin sila ng ibang trade structure, so trade idea again. Okay. Throughout the process na nilalaro nila yung trade idea na nauna. So nagkakaroon na naghalo-halo yun. Anong nangyayari? Disaster. Either mapakatlos ka o maipit ka. So, syempre, titignan natin na sa reverse head and shoulder yan. Ang magiging bias natin yan is, yun nga, ang entry mo dito, maganda yan kasi ang katlos mo, mabilis lang, tapos ang tipi mo is itong area na to. So, kay Nickel, same pa rin yung bias ko, ganyan na ganyan pa rin, hindi ko babaguhin yan. Kasi yun lang talaga ako nakatingin sa ano na yan, sa price action na yan. So, si... Tingnan natin yung mga ano winners and losers. So guys, daanan natin yung PSI, mabilis lang. Ang index. Ayan. So, kitang-kita naman guys. Hindi na kailangan paliwanag talag na itong area na to. Ito yung last week na closing niya. Ayan. Diba? Nag-pierce siya ng konti, umangat. Pero, after the, throughout the day, pag-close ng market, ano pa rin, baba pa rin. Below siya nag-close. So again, indecision candle yan, spinning top. Indecision candle yan sa resistance. So, obserbahan nyo maigi, tinan nyo kung paano nagre-react, at least person ma-observe nyo, kung paano nagre-react yung mga indecision candle sa mga price structure. So, for this one, resistance level siya ng weekly. Resistance level to ng ano, ng weekly niya. So, yun lang sa PSCI. Mga nag-aangatan, SLI, ito, ang ganda ng price action ito. Ano to eh, breakout na naman to eh, no? Breakout, totally. Ang hahanapin natin dito, follow through. So, ang ganda ng ginalaw nito. Biglang nag-pump yung volume. 20M ang volume value. Kita nyo naman, no? Diba? Biglang nag-pump yung volume niyan. Nakita nyo, ano rin eh, breaking out din yung volume. Ang laki niyan guys. Ngayon, tapos paribagong confirmation yung RSI. RSI above 70. So 72 RSI. Kasi may negation na, napakalit na negation naman yan. Lang naman yung area na yan. Kaya sa masawabang time frame. So 30 minutes na agad natin. Ayun nga. So doon na nagkakaroon ng slight negation sa area na yan. Yung hindi naman siya ganun kalakas, pero magandang entry sana to. EOD sana kung aggressive entry ang gagawin nyo dito. Baka more or less naka-enter na kayo ngayong closing. Ayan. Wala na tong masyadong ano, wala na masyadong analysis na gagawin dito. So, meron siyang konting negation sa taas o dumahin na lang naman 'yon. So paano ba natin ito trade just in case? Pag nag-open siya ng mas mataas diyan, maganda na pumasok para sa akin. Okay? Or pwede kayo maghintay ng pullback. Kasi sa gantong galaw ni PSI, anis, PSI, ni SLI, kung makikita nyo guys, ha, bigyan ko lang kayo ng konting anatomy niya. Tulad nito. Ito, bago siya nagkaroon dito ng breakout sa volume na yan, ito muna yung nangyari sa kanya dati. Okay? Ganoon din, ito yung same anatomy ng volume, tapos ito yung pinaka-breakout area niya.
So, breakout nito, tatlong sunod yan, tatlong sunod-sunod. So, since hindi naman natin alam kung ano mangyayari dito after niyan, tingnan natin sa ganitong anatomy ng price action. So, kung mag-open siya ng above, o kaya above nitong breakout point na to, pwede kayo mag-entry. Pwede tayo mag-entry. Ang magiging cut loss ko, kung ako, mag-trade niya na. Siyempre dito lang, sa baba. Pwede kayong gumawa ng ETR dyan, kasi ang tinitingnan ko na next area of support niyan is yung 50% ng candle na yan. O, dyan ko titingnan yan, 50%. O, siyempre ayaw ko nang umabot dyan, kasi pag umabot dyan, pwede niyang itest yan, sandali-sandali, last pwede na siyang bumaba dire-diretso. So, 2%. So, magiging cut loss nyo rito, more or less, magandang cut loss pala ito kung papasok kayo dito. Kung makaka-entry kayo, let's say, dito kayo maka-entry, kung magandang opening niya, so more or less 3% ang cut loss. So, magandang ano na yan, magandang cut na yan para kaya SLI. Tapos kasi ang ATR nito is 0.97. So, 0.1 ako sakali. Malaki-laki yan. 0.1, so more or less 2.88. So guys, ano ko lang to, ah. Ito yung tinitingnan ko na... So, hindi pa siya ganun kaano. Kagalaw. Tingin ko maganda yan. Personally, sa ginalaw nyo ngayon, titingnan ko na kung paano siya magre-react sa mga susunod, at least sa susunod na araw. So, aggressive entry, pwede na kayo. Kung aggressive entry, malamang nakapag-enter na kayo dyan. Kanina, EOD, kung nabantayan nyo hanggang mag-closing. Kasi, tingin ko naman, tumitingin kayo ng mga top gainers at top losers, di ba, throughout the day. So, magandang entry na sana yan. Kaso, ang dinati sigurado, syempre, ipapakita pa rin ng market yung magba-validate ng bias natin. Pero for me, breakout yan, ang ganda niyan, ang ganda ng pagkaka-breakout niyan, tapos with strong volume, tapos yung RSI niya above 70. Kasi nyo, ayan yung 52-week high niya, before it yung 52-week high niya. So, breaking out of 52-week high. So, yun lang kay SLI, VUL, ganyan, nagtagal lang tayo kay Axelium, so lagad na lang ako ng mga konting stock. So, check out si VUL. So, yan ang nga siya nag-ano. So, may trade idea dito tayo last time sa review ko. Pinaliwanag kung paano ko ito tinitingnan. So, yun nga, kung gusto nyo i-trade yung area na yan, ayun lang titingnan nyo. Yung gap nito, pinaka-resistance, weak field din ang area na yan, tsaka yung itong support na to. So, ang gandang entry sana nito, kung nakapasok kayo, share, syempre, hindi naman ganun kadali. More or less 10% na yan, yung nailock nyo dyan, 6%, 6.75. So, maganda na yan, guys, above siya, nanigate niya na to. So, tingin ko ba, ano yan, naabot yan hanggang dito sa first TP natin. So, yun lang kay VUL, wala na masyadong ano. Tingin tayo ng mga, yeah, si GFC bumabaw, yung natingnan niya, PIP. Breakdown ang nangyari dito eh. Yan nga. Condom pa rin yung level niya. Mag-hold pa rin yung support. So, sana makita tayo ng magandang price action closing dito sa mga susunod na araw. Kasi hindi naman ganun nakano to eh. Hindi na ganun kalakas yung value niya. Wala nang volume. 2 million na lang. So, hanggat maaari iwas. Kung may hawak ka niyan, hold mo lang yung konti kasi totoo lang maganda support level to eh kasi nawawala na siya ng volume eh. Yung ayaw ko diyan kay Pip. Nawawala na siya ng volume pero kung may volume sana yan, di mas okay sana. So since nawawala na siya ng volume, pass na tayo diyan kaya Pepsi. Green, ito na-reveal natin yung price action na ginawa na. So hindi pa rin maganda yung pinapakita na green. Dire-diretso pa rin yung baba niya. Gantong price action guys kasi mangyayari na lang dito. Again, fulfillment ng pattern. Head and shoulder to yun. Shoulder head, forming shoulder, aangat yan ng konti, tapos bababa. So, ayan. Ganun ko siya tinitingnan, si Green. So, last stock natin. Mega World. Two chips.
Bale, ito yung weekly natin last time. Papakita ko sa inyo, papakita ko kung pa... Para ba natin i-flat to last week? So yan, ito yung weekly. Okay? Ito yung weekly last week. Tapos, ito nag-close siya above nung weekly niya last week. So para sa akin, malakas na ano yan. Malakas na break. Break ng resistance. So since ang break niya yan, maganda yung pinapakita niya na maganda yung pinapakita niya ng price action. Hopefully maganda. Kasi ito malakas na ito eh. Malakas na resistance. Kung makikita niya naman, inline siya dito. So maganda yan. Sana ma-hold at least 2 or 3 days. Tapos potential entry na yan para sa akin. So yun lang guys. Sana maganda yung Monday natin. Sana nakabili ng sale. Alam naman natin na hindi ano. Hindi ganun kaganda yung ano. Hindi ganun kaganda yung naging araw nilang today. So abangan natin bukas kung ano magiging play niya tomorrow. So yun lang guys. Happy trading and God bless.